tatawagan ko siya, magpaalam ako para makaalis na ako. Hello, Han. Hello. Saan ka? Sa bahay. Dito, umuwi ako kanina kasi nagluto ako dahil Friday, di ba? Nagluto ako dito, naisip kita. Para mamaya, pag uwi mo, wala ka nang gagawin. Kumain ka na rin? Oh, nagluto ako, nagsaing ako, lahat. Para pagdating mo mamaya dito, wala ka nang gagawin. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa bahay. Kumusta po kayo dyan sa ating mga kabayan na nasa iba't ibang lugar po? Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Nagsasara yung mga shop dito pag Friday kasi nagdadasal po sila dito sa bansa nila. Kaya naisip ko, uuwi nila ako para makapagluto nila. Tsaka naisip ko yung misis ko pala mamaya. Pag galing siya sa trabaho, nagluluto pa po kasi siya minsan pagdating ng bahay. Kaya mas maganda na siguro, magluto na lang ako para pagdating na rito, magpapahinga na lang siya. Alam naman natin na medyo pagkagaling sa trabaho talaga, pagod din talaga. Alam mo na yung pagkapasok ng trabaho hanggang simula ng duty hanggang pagdating ng uwian na yun yung parang gusto mo nang umupo muna, magpahinga. Kaya yun ang naisip ko sa kanya na dapat ipahinga na lang niya yung kung halimbawa magluluto man siya para may kakainin kami o kakainin siya mamaya pagdating niya. Yun na, malaking bagay na siguro yung maitulong ko sa kanya. Nagluto ako doon kanina, hindi ko pala naipakita sa inyo. Ayan, kumukulo na po yung niluluto ko. Ganun po talaga rito, dahil tulungan na lang, lalo na sa misis ko na medyo pagod sila dahil alam mo yung nasa trabaho talaga nila. Alam natin na talagang tutok talaga hanggang mula ng duty hanggang pagdating ng uwian. Tapos dito po, tingnan po natin yung niluluto ko. Ayan. Ito nga pala. Mayroon na akong pinapakuluan dito na niluluto ko pala. Ayan. Ito nga pala yung yung hiwa ko kanina ng sibuyas tsaka bawang. Kaya naisip ko, malaking tulong na itong ginawa ko para kay Mrs. Din. Tsaka mamaya, para pag dumating siya, kakain na lang siya, hindi na siya magluluto. Ito nga pala, ginamitan po natin kanina ng ganitong olive oil kasi ito rin yung mas maganda sa katawan. Tapos, dato puti na toyo. Tapos, meron po tayong dato puti din na binigar. Yan. Tsaka nagsaing na rin po tayo. Yan, oh. Ito, nagsaing na rin po tayo ng kanin. Kasi nakabili kami doon sa itong manok na to, napunta kami ng Dubai, napunta kami doon sa isang supermarket, nakapasok kami sa loob, kaya sinamantala namin nakabili kami ng ulam. Ito na, kaya ito na yung niloto po natin ngayon. Saka bago tayo alis, kailangan may laman na hindi yan para may lakas tayo mamaya. Sige po, kakain na po tayo. Sandok na po tayo ng kanin. Yan. Tsaka yung mga pala natin, yung ulam na niloto. Kain na po tayo para may lakas tayo. Yan o. Sige po, kain na po tayo. Ito po, nandito na tayo sa misa ngayon.
Medyo ready na tayo sa ano natin. Epo, kaya na po tayo ninyo. Ayan. Para alis tayo, may lakas po. Kain po kayo dyan, mga kabayan ko. Bali, ganito lang po kasimple ang buhay dito. Ganito, kakain tayo, sabay ang pamilya. No? Diba, nakakamiss na rin. Mga, hindi natin nakakasabay yung pamilya natin sa hapagkainan na yung talagang buo kayo. Lahat. Na buo po tayo, buong pamilya ay makasabay-sabay kumain. Ayun po nakakamiss sa atin lahat dito eh. Marami na po akong nakakakwentuhan mga ibang kabayan natin dito na talagang tumatagal sila ng 30 years, 25 years, 20 years, talagang mga veterano na dito sa abroad. Pero yun nga, ang kwento nila, talagang tinitiis nila yung mga panahon na malayo sa pamilya. Kasi kailangan talaga, minsan marami nagpapaaral sa atin. Yung minsan may mga project na gustong gawin na mabuo nila. Kaya nagtitiyaga, sana pagdating ng panahon na uwian na talaga, magkasama-sama muli na yung buo pa ang pamilya. Na wala pang kulang, yun masakit sa atin eh. Pag minsan may mga umuwi na hindi na nakakasama lahat kasi may kulang na po. Kaya sana sa pag-uwi natin hanggat marusog pa tayo, maganda pa yung pangatawa natin, makakasama pa natin yung pamilya natin na makakasalo pa natin ng buo tayo na walang kulang. Juice solve na tayo. Ngayon gagawin natin, maghugas tayo. Hugasan natin yung pinagkainan natin para mamaya pagdating ni Mrs. malinis na yung kusina. Ayan. Para malinis na yung bahay mamaya. Ito talaga dito. Pwede na tayong umalis pagkatapos dito. Ayan, tapos na rin tayo. Tatawagan ko siya kung paalam ako para makaalis na ako. Hello, Han. Hello, Han. Hello. Saan ka? Sa bahay. Dito, umuwi ako kanina kasi nagluto ako dahil Friday, di ba? Nagluto ako dito, naisip kita. Para mamaya, pag uwi mo, wala ka nang gagawin. Kumain ka na rin? Oh, nagluto ako, nagsaing ako, lahat. Para pagdating mo mamaya dito, wala ka nang gagawin. Magpahinga ka, tapos kumain ka. Kumain ka na rin dyan, ha? Oh, kumain na ako. Tapos, Salamat, ha? Ka talaga palagi. Basta yun. Kasi may time naman ako na pwedeng gawin yun, eh. Sayang naman yung oras. At least, makakapagpahinga ka. Alis na ako, Han. Sige, mamaya, ha? Kumain ka na. May pagkain at saka ulam pagkain dito. Bye. Ayun. Bye-bye. Sige na. Bye. Ngayon po, paalis na ako. Nakausap po yung misis ko. Alam niya na. Kaya mamaya po, pagdating niya sa bahay, wala na po siyang gagawin. Pabalik na tayo sa trabaho po natin.
Di po, babay na. Dito na po ako sa labas. Dito na po ako sa highway. Mag-aabang na po ako ng masasakyan. Thank you po. Bye.